Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ikasyam na kabanata ng kawikaan at ang magbabahagi ng salita ay si Tim Sir. Sir Tim. Ngayon at bukas ay sa kawikaan po tayo mag-aaral para sa ating pang-umagang debosyon. Ito ay uri ng salita ng Panginoon na maaari po nating basahin sa ating buong buhay dahil sa alinmang tagpo ng ating buhay ay kailangan po natin ng karunungan. Sa iba't ibang bahagi ng ating buhay ay mag-iiba ang ating pananaw pagdating sa karunungan. Sa ating pagbabasa nito, hilingin po natin sa banal na espiritu na bigyan tayo ng bagong pananaw upang mangusap ang bawat salita sa ating buhay. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ikasyam na kabanata ng kawikaan. Ang kabanatang ito ay buod ng panimulang bahagi ng kawikaan. Ito ay mula chapter 1 hanggang chapter 9. Sa chapter 1 to 9, ang pinakatema nito ay ang kanilang pagpupuri sa karunungan. At nagsasabi sa tao na kailangan naroon ang pananabik sa karunungan. At sa chapter 10 hanggang sa mga sumusunod na kabanata ay tungkol naman sa kung paano nga ba magkaroon ng karunungan. Ang chapter 9 ay ang buod na nagsasabi ng kahalagahan ng karunungan. Gumamit dito ng parabola bilang metapora, bilang pagtutulad. Nabanggit dito na mayroong pulong sa isang syudad. Mapapansin po natin na ang ilang mga verses ay magkatulad. So verse 13 to 18 ay ang tungkol sa kamangmangan. Mapapansin natin na pareho ang sitwasyon sa dalawang bahagi na ito. Ang isa ay pulong ng may kinalaman sa buhay at ang isa naman ay sa kamatayan. Ito ay nagsasabi na sa mundo ay marami tayong maririnig ng mga boses. At kung aling pulong ang ating pupuntahan ay siyang magiging daan kung anong matatanggap natin. Sa Biblia ay napakahalaga ang pagkakaroon ng pagpupulong. Oops. Sa libro ng Esther ay nabanggit po doon ang salo-salo o kaya'y piging na ginawa ni Esther para kay Haman at para sa hari. At sa piging na yon ay namatay si Haman o kaya ay nahatulan siya ng kamatayan. Dito makikita natin na ang piging sa Biblia ay may kinalaman sa buhay o kamatayan. At maging sa bagong tipan ay inihalin tulad ng Panginoong Jesus ang kaharian sa pagkakaroon ng piging. Na kung tayo ay makikisali sa salo-salong ito, tayo ay maliligtas.
Nabanggit po doon ang paghahanda ng isang hari o ng isang mayamang tao at siya ay nagtawag ng iba't ibang mga tao upang dumalo ng piging. Ang piging sa Biblia ay isang bagay na ginagamit sa pagtutulad sa kaharian ng Diyos. Sa buhay ay kailangan po nating pag-isipan kung kailangan ba nating dumalo sa isang salo-salo o hindi, o kung anong uri ng salo-salo ang ating pupuntahan. Sa buhay ay marami po tayong ginagawang mga desisyon. Ngayon, sa ating buhay, mayroon ba tayong tamang pagdedesisyon? Kung tama ba ang mga taong sinasamahan natin? Kung tayo ba'y bibitaw sa ating trabaho? Tayo ba'y mananatili sa ating mga cell group o susubok sa isang bago? Ang lahat ng ito ay nangangailangan ng tamang pagdedesisyon. Tulad ng pagdedesisyon kung sasali sa isang piging. Una ay tignan po natin ang verse 1 hanggang 6. Verse 1 and 2, gumawa na ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa pitong patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin, ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Unang nabanggit, dito ang babae ng karunungan. Ginamit dito ang karunungan ng isang babae upang ipakita ang kapangyarihan ng karunungan. Ang babaeng karunungan na ito ay gumawa ng kanyang tahanan na mayroong pitong patibayan. Hindi ito matitinag. At siya'y naghanda ng salo-salo, nagpatay ng hayop, nagtimpla ng inumin, nakahanda ang mesa at punong-puno ng pagkain. So verse 3, katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. So verse 4, ang kulang sa kaalaman dito ngayon ay lumapit. Sa mga mangmang ay ganito ang sinambit. Hali kayo't inyong kainin ang pagkain ko, tunggain ang inuming inalaan ko sa inyo. Ang karunungan na ito ay nagtuturo kung paano o kung alin ang tama sa mali. Ang lahat ay iniimbitahan upang malaman ang karunungan na ito. Sa ating pagdalo ng salo-salo na ito, sa verse 5, hali kayo't inyong kainin ang pagkain ko, tunggayin ang inuming inilaan ko sa inyo. Ibig sabihin nito ay kainin natin o kaya tayo ay masiyahan sa pagkakaroon ng karunungan na ito. Ngunit ano ang kondisyon upang makadalo sa piging na ito? Kailangan po nating malaman na tayo ay payak o kaya dapat tayong maging payak. Kailangan nating aminin na hindi natin alam ang lahat. Ibig sabihin nito, kilalanin nating mabuti o kaya aminin natin na tayo'y
na hindi natin alam ang lahat at mayroong Diyos na siyang nakakaalam ng lahat ng bagay. Hindi ang paraan natin ang siyang masusunod. Hindi ang pagdedesisyon natin ang siyang masusunod. Ito'y pagpapakita ng pagpapakumbaba. Ngayon ay tanungin po natin ang ating mga sarili kung tayo ba ang uri ng tao na kayang ibaba ang ating kayabangan at kayang aminin ang ating limitasyon, kayang aminin na hindi natin ang lahat, kayang aminin na maging ang desisyon natin ay maaaring maging mali. Halimbawa ay kung sa pagdating sa ating ugnayan sa ating mga asawa. Maaaring tuwing sinasabi nila ang kamalian sa ating ating buhay, ay handa ba tayong ibaba ang ating sarili o kaya ibaba ang ating pananaw? At siya sa atin ang ating mga sarili, siya sa atin ang ating pag-uugali. Tuwing pinapaalalahanan po tayo ng ating mga cell leader o kaya ng mga pastor sa kanilang pagtuturo, at nasasagasaan nito ang ating pakiramdam, ang ating pag-iisip, handa po ba tayong ibaba o kaya handa po ba tayong magpakumbaba? Ang pagpapakumbaba ang siyang simula ng pagkakaroon ng karunungan. Hindi po dapat maging mataas ang ating pagtingin sa ating mga sarili. Tayo ay lumakad sa daan ng karunungan. Hindi na po dapat tayo nasa kadiliman. Atin pong siya sa atin kung nakikita natin ang ating mga limitasyon at nakikita natin na hindi po natin alam ang lahat. Kainin ang pagkain ko, tunggain ang inuming inilaan ko, lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa ang tahakin at daanan. Ito ay pagtutulad din pagdating sa pagpunta sa iglesia. Sa tuwing tayo ay pumupunta sa simbahan, tayo ay nagpupuri at nakakaranas ng pagdidisipulo. Dito ay dapat magkaroon tayo ng pagpapakumbaba. Pumupunta tayo sa simbahan dahil alam nating naliligaw tayo. At sa pagtanggap natin ng pagkain na mula sa Diyos at ng inumin na mula sa Kanya, ito ay pagkilala na tayo ay limitado. Ito'y pagkilala sa katotohanang ito. Dapat natin itong tanggapin upang tayo'y makalakad sa landas ng unawa. Sa verse 1 to 6, bibigyan po natin ito ng pamagat na dumalo sa piging ng karunungan. Dumalo sa piging at magkaroon ng karunungan. So verse 7, ang pumupuna sa mga mapangutya ay nag-aani ng pagdusta, ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit ng alipusta. Sinasabi dito ang karunungan pagdating sa pagpupuna ng isang tao. Dapat nating alamin kung sino muna ang ating pinupuna bago natin sila punahin. Sinasabi dito na kung ang taong yon ay mapangutya, kung atin silang pinupuna,
magkakaroon lamang tayo ng pagdusta. Ibig sabihin nito, tuwing tayo pumupuna ng isang tao, kailangan po nating alamin kung sila ba ay handang magpakumbaba. Kung matutulungan natin sila, iyon ay maganda. Ngunit kung ang tao ay nasa daan pa rin ng kasamaan o kaya isang mapangutya, taong nangungutya ng ibang tao, o kaya uri ng tao na nagsasabi na ikaw tuturuan mo ko, hindi ka naman ganun kagaling. Sinasabi mo sa akin na mahalin ko ang aking asawa, ngunit ikaw ba, mahal mo ba asawa mo? Ganitong uri ng tao. Ito ang paraan ng mga mapangutya. Mas magaling ako kaysa sa iyo, mga ganitong uri ng tao. Kailangan din po natin siya sa atin ng ating mga sarili kung tayo po ba ay mapangutya. Sa ating puso ay atin po bang hinuhusgahan ng ating mga cell leader o kaya mga pastor? Sa tuwing nagbabahaga sila ng mga salita o kaya ng katotohanan, paano po natin ito tinatanggap? Nandun po ba na lumalabas sa atin na paano mo nasasabi yan? Hindi ka rin naman ganyan. Ngunit dito, tinuturo sa verse 10, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang verse 10 ay nasa pinakagitna ng kabanatang ito. Sa mga naunang verse ay ang piging para sa karunungan at sa mga sumusunod naman na verse ay piging para sa kamangmangan. Ang verse 10 ay ang buod ng kabanatang ito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Ang isang taong marunong ay hindi po ibig sabihin na mataas ang kanyang natapos sa pag-aaral. Dahil ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ang siyang simula ng karunungan. Sa paaralan ay lagi po nating sinasabi, ang taong ito napakatalino. Ibig sabihin, madami silang alam na gawin, mabilis silang mag-isip, at ganun ang matalino. Ngunit ang karunungan ay ang pagkakaroon ng banal na takot sa Diyos. Ang banal na takot sa Diyos ay ang malusog na uri ng takot. Sa Ingles ay fear of the Lord. Ito ang positibong aspeto ng takot. Uri ng takot na nasa tamang direksyon. Ito ay pagkakaroon ng paggalang sa Diyos. Ito ay pag-alam na ang tama at mali ay hindi ayon sa mundo. Ito ay pag-alam na ang tama at mali ay ayon sa kung anong sinasabi ng Diyos. Tulad ng kung paanong ang Diyos ang nagsasabi kung sino ang ating ama at ina at hindi sa kung anong sinasabi natin. Sinasabi dito na ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay simula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman.
Naroon ang pagkilala sa banal na Diyos. Ang pag-alam ng kanyang katangian. Kung paano siya kumikilos, paano siya namumuhay. Kung alam po ba natin kung ano man ang sinasabi ng kanyang mga salita. Totoo na ang Diyos ay may sariling katangian at personalidad. Kanyang laging binabanggit ang tungkol sa kabanalan. Kailangan nating malaman kung ano ang pinahahalagahan ng Diyos at kung alin ang hindi niya pinapahalagahan. Ang nais lamang ng Diyos ay ang mahalin natin siya. At sinasabi niya na mahal niya tayo. Sinasabi niya na mahalin natin siya. Paano natin matatanggap ang karunungan? Ayon ay ang maging pamilyar tayo sa salita ng Diyos. Alamin natin ang bawat pananaw ng Panginoon. Alamin natin ang katotohanan ng kanyang salita. Sa pag-alam natin nito ay makaaayon din tayo sa kanyang kalooban. Kahit anumang desisyon na mayroon tayo ay ayon sa pananaw ng Diyos. Sa ganitong paraan ay tunay na magiging matalino tayo o kaya marunong tayo. Si Adan at Eva ay nais nilang baguhin kung ano ang tama at mali. Sinabi na ng Diyos na pinagbabawal niyang kainin ang mula sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Ngunit naroon ang panunukso ng kaaway ni Satanas na hindi sila mamamatay kung kakainin nila ang prutas mula sa punong iyon. Sinabi ni Satanas na kung kakainin nila ang prutas na iyon ay mabubuksan ang kanilang mga mata at magiging tulad sila ng Diyos. Dito makikita natin na ang tao, likas sa tao, ang pagnanais na baguhin kung ano ang tama at mali. Likas sa tao ang lumampas sa hangganan na inilalagay ng Diyos. Kung kaya sinasabi ni Solomon ang napaka-importanteng katotohanan na ito, ang magkaroon ng banal na takot sa Diyos. Sa ating puso ay tunay po ba nating pinaniniwalaan na ang Diyos ay mas mataas kaysa sa atin? May mga pagkakataon na hindi po natin ito maunawaan. Ngunit sa pagkakaroon natin ng banal na takot sa Diyos ay mauunawaan din natin ang pananaw niya. Dito ay matatanggap po natin ang tunay na karunungan. Huling bahagi sa verse 13 to 18. Bibigyan po natin ng pamagat. Ang piging ng mangmang. Ang piging ng mangmang ay patungo sa kamatayan. Sinasabi dito na ang babae ng kamangmangan ay pareho ang kanyang ginagawa sa babae ng karunungan. So verse 14, lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan na kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. So verse 16, sabi dito, lapit dito kayong lahat na kulang sa kalaman. Kanya namang sinasabi sa mga mangmang. Ito'y pareho sa nabanggit sa verse 4.
Ngunit sa verse 17, tubig na ninakaw ay ubod ng tamis, tinapay na nakaw, masarap na labis. Ang imbitasyon ng mangmang ay ang uri ng imbitasyon na pinipilit kang gawin ang hindi tama. Halimbawa ay ang pag-uudyok ng kaaway na gumawa ng mga bagay na hindi naman tama. Ang karunungan ng mundo ay kamangmangan. Ito ay para lamang sa ikabubuti ng sarili. Naroon ang pagsasabi na magtago lamang at huwag lumakad sa liwanag. Naroon ang pagsasabi ng mangmang na ang Diyos ay puno ng hubag kaya okay lang na magkasala. Ngunit sa verse 18, hindi alam ng biktimang wakas niyo ay kamatayan at lahat ng pumasok do ay naroon na sa libingan. Sa pagdalo natin, sa piging ng mangmang, tayo ay pumapasok sa libingan. Dahil kung tayo'y malalayo sa unang hakbang, ay lalo lang din po tayong malalayo sa mga susunod pang mga hakbang. Walang sino man ang makapagliligtas sa atin. Ito ang uri ng karunungan ng mundo. Marami sa mga pagrarasong ito ay magdudulot lamang na tayo'y pumasok sa libingan. Ang dahilan nito ay ang kawalan ng banal na takot sa Diyos. Hindi pinaniniwalaan o pinagkakatiwalaan na ang Diyos ay nakatingin o kaya ang paraan ng Diyos ang pinakamainam. Maraming mga tao na ang nais lamang nila ay ang sundin ng kanilang mga sarili. May mga pagkakataon na dadalo sila sa piging ng karunungan pagkatapos ay dadalo din sa piging ng mangmang. Ngunit hindi ito ang tunay na uri ng karunungan. Ngayon ay nangungusap si Solomon sa bawat isa sa atin. Sa ating buhay, dapat po tayong lumakad ayon sa liwanag at hayaan nating malaman ng iba kung ano ang ating ginagawa. Magkaroon ng banal na takot sa Diyos. Huwag po tayong umupo sa trono ng Diyos at pilitin na baguhin kung ano ang tama at mali. Huwag po natin itong gawin para lamang sa ating benepisyo. Magkaroon tayo ng buong pagtitiwala sa Panginoon. Sa ating buhay ay dapat po nating makilala ang banal na Diyos upang sa bawat aspeto ng ating buhay ay makatanggap po tayo ng karunungan. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo. Aming pinagkakatiwala ang lahat sa iyo. Kailangan ka namin, O Diyos, bigyan mo kami ng mapagpakumbabang puso upang masunod ka.
Panginoong Jesus, kami ay buong pusong sumusunod at naniniwala sa iyo. Dahil ikaw ang Diyos na karapat-dapat naming sundin. Ikaw lamang ang aming susundin. Salamat sa iyong pag-ibig, salamat sa iyong paggabay. Salamat sa iyong pangangalaga sa amin at sa iyong laging pagsama sa amin. Sa ngalan ni Jesus, amen. Ngayon sa atin pong binasa, sa Kawikaan, nabanggit po dito ang dalawang uri ng tao, ang tungkol sa karunungan at sa kamangmangan. Kung ang tingin po natin sa ating sarili, ay tayo'y marunong at matalino, ang totoo nito ay mangmang po tayo. Hindi natin nakikita ang ating limitasyon. Kung kaya, nais kong imbitahan ng lahat, kung kasama po ninyo ang inyong mga asawa o kaya'y kaibigan, maaari nyo po silang tanungin kung ano ang kanilang limitasyon, ano ang kulang sa kanila. Ngunit kung hindi nyo po sila kasama, maaari nyo po silang padalhan ng mensahe at tanungin sa kanila kung ano mga bagay na dapat nilang baguhin o dapat mong baguhin. Bagay na bulag ka, bagay na kulang ka, bagay na limitado ka. Huwag po tayong magmadali. Kailangan po natin huminga ng malalim at ang puso natin ay patatagin sa pagtanggap ng pagpupuna ng iba. Dahil may mga pagkakataon na kung mabibigla po tayo ay sasabihin natin, oh, ganito mo pala ako tignan. Maaaring maya-maya ay mag-away kayo ng inyong asawa o kaya ng inyong kaibigan. Kung kaya manalangin po muna tayo. Hindi lahat ay handa na tumanggap ng kritisismo. Una ay ipanalangin po natin ang ating mga puso. Panginoong Jesus, kami ay dumudulog sa iyo. So, kung sino mang mangungusap sa aming buhay, amin man pong mga magulang, asawa o kaya kaibigan, bigyan mo kami o Diyos ng bukas at mapagpasalamat na puso upang aming matanggap ang karunungan, ang katotohanan. Panginoon, tulungan mo kami na maging bukas din sila na ibahagi sa amin ang katotohanan upang kami ay matulungan na magbago at ang aming matatanggap ay maging pagpapala. Ngayon ay magsimula na po tayo na ibahagi o kaya tanuin ng ating asawa o kaya kaibigan kung ano ang kulang sa atin o kaya mga bagay na dapat mabago sa atin. Thank you.
natin pong ipanalangin ang bawat isa. Panginoon, naway dumating ang iyong banal na espiritu sa amin. Ipanalangin po natin ang ating mga sarili. Sa bawat tamang desisyon na atin pong ginagawa, ipagpasalamat po natin ito sa Diyos dahil ito ang karunungan na nagmumula sa Diyos. Ngunit bawat maling pagdedesisyon ay atin pong hinga ng tawad sa Panginoon. Maaring ngayon ay naroon pa rin ang pagsisisi. Dalhin po natin ang lahat ng ito sa Panginoon. Una ay ang ipagpasalamat natin sa Diyos ang bawat tamang desisyon na nagawa natin dahil binigyan niya tayo ng karunungan, at ang ikalawa ay ang
panalangin ng may pagsisisi o paghingi ng tawad sa Diyos sa bawat maling desisyon. Panginoon, ako ay dumudulog sa iyo. Kami ay dumudulog sa iyo. Panginoon, binigyan mo kami ng karunungan sa bawat tamang desisyon na aming ginawa. Alam po namin, O Diyos, na ang pinakatamang desisyon na nagawa namin ay ang maniwala sa iyo, Panginoong Jesus. Maraming salamat sa bawat tamang pagdedesisyon. At sa bawat desisyon naman na nagawa namin ng mali, naway patawarin mo kami. Ang mga desisyon na ito ay nakapag-iwan ng malaking epekto sa aming buhay, at kami ay nagsisisi. Ngunit hindi na po namin mabalikan ang mga bagay na ito. Ngunit Diyos, ikaw ay Diyos na hindi limitado ng panahon. Kung kaya kami ay dumudulog sa iyo, amin pong hinihinga ng tawad ang bawat maling desisyon. Alam namin, O Diyos, na ikaw ay Diyos na maaaring magpabago ng epekto ng mga bagay na ito. Maaari mong baguhin ang pagsisising ito. Panginoon, kami ay dumadain sa iyo. Iniiyak namin ang bawat kamalian ito. Alam namin, O Diyos, na makakagawa ka ng bagong bagay at mabuting bagay mula sa lahat ng ito. Naway ang iyong habag at biyaya ay mapunta sa aming buhay. Panginoong Jesus, kailangan ka namin. Ikaw ang aming karunungan, ikaw ang aming pag-unawa, ikaw ang aming daan, ikaw ang aming kalakasan upang magkaroon ng mga tamang desisyon. Ngayon, mga kapatid, tayo po ay umupo. Basahin po natin ang verse 10. Verse 10, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sabay-sabay po natin itong basahin. Verse 10, sa inyo pong lingwahe, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Nais ko kayong bigyan ng panahon na dumulog sa Diyos. Tanungin ng Diyos. Panginoon, paano ako magkakaroon ng banal na takot sa iyo upang hindi ako magkaroon ng basta-bastang pagdedesisyon? Naway hindi
mapadala o madala ng kamangmangan at ng kayabangan. Panginoon, paano ako magkakaroon ng higit pang pag-unawa mula sa iyo? Hindi lamang magbabasa dahil sa cell group o dahil ako'y isang guro. Ngunit paano kita makikilala, O Diyos? Paano ko magkakaroon ng pananabik sa pagbabasa ng iyong salita? Ngayon, kung hindi po natin matanggap ang sagot mula sa Diyos, ay patuloy po tayong dumulog sa Kanya. Atin pong siyasatin o kaya'y pagnilay-nilayan ang bersikulong ito. Bibigyan po namin kayo ng pagkakataon na ipanalangin ito. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo at aking ipinapanalangin ang bawat isa, on-site man o online, naway buksan mo ang aming mga puso at isip at ang aming tainga upang aming marinig ang iyong pangungusap. Panginoon, paano ako magkakaroon ng banal na takot sa iyo? Ako ay payak na tao. Ako ay may mangmang. Ako ay mayabang na tao. Mataas ang tingin sa sarili. Panginoon, paano ako magiging uri ng tao na nananabik sa iyong salita? Panginoon, mangusap ka sa amin dahil kami magkakaiba. Banal na Espiritu, tulungan mo kami. Panginoong Yesus, ang bawat isa sa amin ay may iba't ibang katangian, ngunit Ikaw lamang, O Diyos, ang nakakakilala sa amin. Ikaw lamang nakakaalam kung paano nga ba namin matututunan na magkaroon ng banal na takot sa iyo. At sa pamamagitan ng banal na takot na ito ay magiging mapagpakumbaba kami.
sa bawat limitasyon ay kailangan kaming mapaalalahanan ng aming mga asawa, ng kaibigan, otoridad. Panginoon, tulungan mo kami. Sa ngalan ng Panginoong Jesus ay pinagpapala ko kayo. Nagawin kung ano ang sinabi ng Banal na Espiritu sa iyo. Naway palakasin ka ng Banal na Espiritu upang ikaw ay higit pang makapakinig at makasunod. Upang sa iyong buhay ay higit ka pang maging tulad ng Panginoong Jesus. Sa ngalan ng Panginoong Jesus ay pinagpapala ko kayo. Kung hindi pa kayo nakakatanggap mula sa Diyos, huwag po kayong sumuko. Magpatuloy lamang sa pangungusap sa Diyos. Siya ay mangungusap sa atin sa iba't ibang paraan. Matatanggap mo ito sa Panginoon. Makakatanggap ka ng karunungan at kapangyarihan mula sa Panginoon upang maisabuhay kung ano man ang iyong narinig. Sa ngalan ng Panginoong Jesus ay aking pinagpapala ang lahat, maging ang aking sarili, bawat kapatid, online and on-site. Sa ngalan ni Jesus, amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.